Bulak ang pinakakilalang natural fiber na ginagamit sa paggawa ng damit. Natural man, makonsumo daw ito sa tubig. Polyester ang nauusong material ng damit ngayon. Konti man ang ginagamit na tubig para sa polyester, nakakadagdag naman ito sa polusyon dahil sa mga microplastic at langis na ginagamit sa paggawa nito. Makikita ang dami ng enerhiya, langis at gas na ginagamit bago mabuo ito. It's really a challenge para pag-isipan yung environmental impact dahil lagi namang may impact. Pero I would still focus on the kind of waste na inilalabas kasi we need these products and we will need to use resources to produce these products. I think cotton would still more a beneficial or a better product than other kinds of textile. Ang sinulid na gawa sa bulak ng Pilipinas, hinahabi ng ilang komunidad sa Ilocos Norte para gawing inabel cloth. It's a kind of fabric na yari sa cotton na hinaharvest mula dito sa Ilocos. Sa barangay Lumbaan, naabutan namin naghahabi ang 94-year-old National Living Treasure ng Pilipinas, si Lola Magdalena. Siya yung kumbaga forerunner, nagpatuloy ng tradisyon dito sa Lumbaan ng paghahabi. Ang kanyang pang-araw-araw na damit, hinabi ng isang buwan gamit ang sinulid na mula sa bulak. She started weaving at the age of 15 to 16 and she has been weaving since then hanggang sa ngayon. Data idi dakam tag kabanwag dakam amin na bakit ada amin pangablami idi na kota isu ti arwatem ni ti maabal na dahi arwatem na masapul mi dahi ti amplem ni ti isu ti ususaram ni sa doktor. Sa paghahabi, bawat sinulit may bilang na sinusunod bago makagawa ng disenyo. Ang damit noong araw, bago maisuot, mano-manong hinahabi. Na-amaze ako doon sa mga gamit na ginagawa nila sa paghabi. Kita mo talaga, all made from old wood, luma na ginagamit pa rin nila ngayon. At talagang malalaki at matitibay. Kanilang paa lang yung ginagamit nila sa paghabi, kanilang kamay. Other than that, wala. So, it's man-powered and talagang labor of love kasi yung design na gagawin mo is yung design na nasa utak mo. It's not an easy task kasi kailangan tama yung pedal na hapakan mo, yung kulay ng ilalagay mo doon, ano, at saka yung bawat hibla na ipapasok mo doon sa design mo ay tama. So subukan natin maghabi yung ginagawa nila kung gaano kadali or gaano kahirap. No? So nakakailang threads pa lang ako dito, wala pa ngang 1 inch pero ang tagal ko nang nandito sa nakaupo para gawin yon. At tumatalsik-talsik pa yung panghabi ko. So imagine mo kung magtatapos sila ng ilang yarda, nakakaubos sila ng isang araw para sa isang yarda. Dahil kakaunti na ang inaaning bulak at makinang ginagamit para makagawa ng sinulid, mapapansin na iisa lang ang naghahabi gamit ang 100% cotton sa kanilang barangay. Pag sinabi mong inabel, puti lang yan. Dahil hindi naman sila nagkukulay at wala silang capacity or ability to color. Pag nabigyan na po itong material, ibinagay na po yung pattern, kami na pong bahala. Babalikan na lang. O, babalikan ito, na lang. Itong gano'ng kalaki itong in-order nila sa inyo? Mga 50 yards po. Sa 3 taong paghahabi ni Estrella, ang 50 yard ang inabel aabuti ng 1 buwan bago matapos. Mga magkano po aabuti nun? Labor lang po ang binibigay sa amin. Ah, okay. 200 pesos per yard po ang labor. Puting tela ang kadalasang produkto ng 100% cotton. Yung talagang cotton, ito lang, itong mga to, kakaunti lang. Ang dami pala nila doon na may kulay na. They're all polyester and because of the demand of color, nag-adapt na rin sila sa kailangan ng tao. Para mas ma-increase yung sales nila, siguro naggawa na rin, nag-introduce na rin sila ng polyester doon sa kanilang gawa. 2012, doon na kami nagkumukuha ng polyester. Yun na talagang hinahabi namin dahil walang mabiling cotton. Taon-taon, tumataas ng 7% ang overall demand sa paggamit ng polyester fiber sa buong mundo.
kulang ang supply ng kulang cotton. Kaya na-resort kayo sa polyester. Opo. Eh ngayon, meron cotton na ulit. Meron na po bang... Meron na pong cotton ngayon yung mga tinanim namin pero hindi pa namin masyadong ginagamit kasi wala pong spinning machine dito sa lumbahan. Mm-hmm. Para may tuloy-tuloy po yung cotton na hahabiin namin. Kung may sapat sanang spinning machine ang Barangay Lumbaan, mas pipiliin pa rin nilang gumawa ng matitibay na inabel cloth gamit ang bulak. Ngayon, dahil nakikita natin worldwide, mas malaki ang kinahanap ng mga natural materials. Sapat ma-appreciate natin, iba ang halaga nito kasi natural to eh. Hindi to makakapollute sa ating katubigan, sa lupa natin. Hindi niya gagamitin yung mga finite sources niya. Tapos ito, nagbabiodegrade. Fibers that come from cotton, banana, pinya, at abaka. Pwede natin pagyamanin ito because unang-una, mababa yung carbon footprint na pinoproduce niya. It's sustainable and it will help our local agriculture. Kung makikita natin yung value in wearing more sustainable clothing rather than looking at fashion at saka yung effect nito sa environment, we can focus more on a more sustainable fashion industry.